Dance. Pag-uusapan natin is yung nung mga maliliit pa tayo. Kasi di ba mga maliliit pa tayo nung umuwi kayo dun sa lugar nyo ngayon. Tapos habang nandun ka, especially ikaw kasi tayong magkasama ngayon, na, habang lumalaki ka, naalala mo din ba kami? Kahit na hindi ako, yun ba kasi na yung na may pamilya kayo doon sa iliit? Oo, siyempre naman kasi nire-remind naman sa amin ng mga parents namin yung mga anak ng mga kapatid nila, pinsan, siyempre pinsan kita, yung sabi niya si Gengging yun, yan. Ah, kaya sabi ko, sinong Gengging? Hindi ko naman yan kilala pa, yung anak yan. Siyempre magtatanong-tanong kami sa kay nanay at kay tatay. Ito yung sabi nila, si Gengging yung narinig na yun, ano yan siya, ganun-ganun ba? Pero siyempre, hindi pa tayo nagkita-kita noon, di ba? Oo. Tapos, nung nakaplano na napupunta ka dito, tapos di ba ang una mong nakilala isang pinsan natin? Tapos, ganun ang nangyari. Nung nalaman mo na nandito din ako, na hindi pa tayo nagkita, naisip mo din ba na ganun din ako? Siyempre, gusto ko talagang ma-meet ko yung mga pinsan ko. Siyempre sa habang panahon ko naman na hindi tayo nagkita-kita. Siyempre, dito lang tayo sa Singapore. Bakit naman hindi tayo mag-sense ng time para makita nila. Siyempre, nag-plan din ako na gusto kitang makita. Kaya thankful din sa mama mo na sabi niya sa akin, oh, may feed mo si Gengging. I-add mo to. Siyempre. Ayun. Nagkakataon din, nakita din tayo. Very thankful din kahit papaano. Pero before tayo nagkita, di ba ganun ang nangyari sa'yo at sa pinsan natin? Pumasok din ba sa isip mo na baka ganun din ako? As in, baka katulad din ako sa kanya? Hindi naman, hindi ako nag-isip na mga ganun kasi thinking ako lagi. Kung anong kasalanan ng iba, hindi ko naman dinadama yung iba. Siyempre, kanya-kanya tayong ugali, iba. Tapos, nung una tayong nagkita, di ba nung hindi pa kita nakita, nakita mo na yata ako noon? Anong nasa isip mo? Sa isip ko na yung time na yun? Oo. Nung hindi pa kita nakita, kasi ikaw ang unang nag-text sa akin na, di ba nakaitim ka? Yung ganon, di ba? Ah. Ikaw ang unang nakakita sa akin eh, bago kita nakita. Ah, ang first. Naku, sobrang liit naman. Parang nanay ko lang. Kalahi talaga. Pariha lang talaga sila maliit. Ayun. Kasi ang expectation ko, tangkat siguro si Gengging, ganito. Pagkakita ko, naku, ang liit naman, parang nanay ko lang. Grabe talaga na impresyon na, no? Oo, Kahit yung isa noon, ganun din, akala ko yung mga malalaki na mga pinsan. Oo, pagkita ko, Diyos ko, ang liit-liit naman ito. Pero mas maliit ka talaga. Kala ko nga parang bata. Parang 9 years old lang eh. Parang 9 years old na nagtatrabaho. Oo. Yun. Tapos, nung nagkita na tayo, nung first time pa lang natin na nagkita, after nun, ano yung pumasok sa isip mo tungkol sa akin? Wala na lang. Sabi, mga negative. Wala. Puros positive, ha? Mabuti naman. Mabait naman si Gengging pala. Kahit nagsasabi ako sa kanya. Mabait naman. Mabuti na. Okay naman nakausap si Gengging. Sabi ko. Yun. Mabunga nga. Siyempre, nandyan sa blood eh. Masayain naman. Siyempre, pag mag-iisip ka na positive, siyempre, lalabas yun, maganda lagi, di ba? Pag mag-iisip ka na masama, sa una mo pang kita, masama, hindi talaga yun magwan. Hindi talaga yan. Ngayon,
nasa present na tayo, ano naman yung may plan ka ba na i-meet pa yung ibang mga pamilya natin? Yes, actually, I plan na magkita kami by next December. Kung well ni God, magkita kami nila Jansen. Yan ang plano namin. Tapos yung sabi namin na punta doon sa Kuan. Sa kapatid nila, Ate Jenki sa Aklan? Sa Bora. Doon. So, let's say first kasi ngayon, pandemic. Nakakatakot naman, parang lagi may quarantine. Okay. Hanggang isip-isip na lang tayo. Hanggang dream-dream na lang. Tapos ngayon, na ano, may urge ka ba? Or may plan din ba kayo na i-meet yung pamilya nyo sa side ng tatay? Kasi nandun din naman doon. Oo, kung may pagkakataonan lang. Kasi last time na si tatay umuwi sa Malaysia. Kasi gusto ko naman talaga na ma-meet yung mga pinsan ko, mga uncle auntie ko. Kaya nga, last time, masakit lang sa damdamin. After 30 years na hindi ko nakita na. Excited na talaga na makilala ang mga auntie ko, uncle, ganun pa ang nangyari. Ano pa ba? Meron pa ba akong hindi naitanong? Wala na. Kasi from the past to the future na tayo. Yun na lang, no? Bye-bye! Bye, Boots! Last question na to sa ngayong gabing laro. Ngayon, ang tanong. Tanong? Ilang klase ng gulay ang nasa bahay kubo? 16. Hindi. Kamas, tanong si Ganyan. Sibuyas, kamatis.
dadating ka lang? Ang makamot na bala? Masamwasi? Ang lunga? Lunga na lunga? Lunga sa Tagalog? Sisamisit? Ang maraming natawag sisamisit? Lunga? Now you know. How many plants are there in Bahay Kubo? 18, 19, 20, 21. In Babush.